pinakamalalaking balita ngayong araw na Linggo. Bago ng MRT nagliyab habang bumabiyahe, ilang pasaherong naipit sa kaguluhan ng saktan. Aktor na si Jake Cuenca nasangkot sa hit and run, hinabol at pinaputukan ng mga pulis. Delivery rider, sugatan matapos tamaan ng bala. Pinay nurse na inatake ng hold-upper sa New York sa Amerika, namatay. Sa New York pa rin, operasyon ng subway itinigil dahil may kailangang sagipin. At Jack Roberto, may adulting realizations daw ngayong pandemic. Magandang gabi po. Walong pasahero ng MRT 3 ang nasaktan na magkagulo matapos masunog ang isang bagon kagabi. Iniimbestigahan na ng MRT 3 ang pag-apoy ng tren na luma na at di pakasama sa kanilang general overhaul. Nakatutok si Mai Bermudez. Nagliyab ang bagon ng MRT 3 ilang metro bago mag-Guadalupe Station northbound pasado alas 9 kagabi. Sa videong ito, makikita ang paglagablab ng apoy sa dulong bahagi ng bagon. Biyahing northbound raw ang tren at may mga pasahero na naipit at nagtamo ng sugat. Bale, nagsimula siya dito sa pangatlong bagon ng MRT dito sa may bandang harap. Tapos kumalat na lang siya. Papunta doon sa gitna. Ayun doon sa train driver, so nakarinig siya ng mamahinang putok. Ang ilan sa mga pasahero tumalon sa riles at natapilok. Ang babaeng ito na 4 na buwang buntis, iniinda ang pagkahilo dahil sa insidente. Isinakay siya sa wheelchair. Ang lalaking ito nilagyan ng neck brace at kinailangang ilagay sa stretcher. Ayon sa mga rumisponde sa insidente, nagkagulo at nagka-stampede at naipit pa ang ilang pasahero. Isinakay sila sa ambulansya at dinala sa ospital para masuri. Ayon sa pamunuan ng MRT 3, 8 pasahero ang nagtamo ng minor injuries dahil sa insidente. Yung iba may karoon ng konting bruises sa kanatapilok. But the rest, wala naman pong na-injure dito sa sunog natin. And ito naman po ay dadali natin sa depo para po malaman natin na ano talaga yung cause. Ang nagliyab na bagon ay isa sa mga lumang tren ng MRT na hindi pa dumadaan sa general overhaul. Kaya naman magsasagawa ng assessment ang pamunuan ng MRT 3 at maintenance provider nitong Sumitomo MHI TSP para malaman ang sanhi ng sunog. Pasado alas 11:30 ng gabi nang hilahi ng nasunog na bagon mula sa rail tracks. Alas 4 ng umaga, nag-anunsyo ang pamunuan ng MRT 3 na balik operasyon ng mga tren sa regular nitong biyahe. Mai Bermudez, nakatutok, 24 oras. Nahaharap sa asunto ang aktor na si Jake Cuenca matapos makabangga ng sasakyan ng pulis na nauwi sa habulan. Binaril na mga pulis ang SUV ni Cuenca pero may natama ang delivery rider. Nakatutok si Corinne Catibaya. Nakaparada ang SUV na ito sa bahagi ng Shaw Boulevard bandang alas 9 kagabi. Sa harapan nito ay isang police mobile na ang sakay, ang aktor na si Jake Cuenca. Inaresto si Cuenca matapos umanong mag-hit and run sa sasakyan ng mandaluyong polis. Ayon kay Eastern Police District Director Police Brigadier General Matthew Bakay, habang ongoing ang kanilang bypass operation sa Mandaluyong, nagulat sila ng mabangga ng SUV ang kanilang mobile. Last night at about 9 p.m, meron dumaan na sasakyan. Unfortunately, tinamaan yung sasakyan ng polis natin. So, nagulat yung mga personnel natin at hindi tumigil yung sasakyan. So, nabo na mga polis natin hanggang nakarating sa area na ng Pasig dito sa show. Nagsimula ang habulan sa Mandaluyong at umabot sa Pasig City. Huminto ang sasakyan matapos barilin ng polis ang gulong nito. Yung mga personnel natin, hinabol lang siya. But in the course of the chase nila, yung mga personnel natin is have to disable yung sasakyan, tinutukan yung gulong. Nang barilin ng polis ang gulong ng sasakyan ni Cuenca, tinamaan ng ligaw na bala ang delivery rider na si Eliazar Martinito. We are taking care of this driver. Very unfortunate ng incident. Siguro yung mga personnel natin, masyadong mataas pa yung adrenaline, ano? Because ongoing yung operation natin. Kasalukuyang nagpapagamot at nagpapagaling ang rider sa ospital. Siniguro ni Bakay na mabibigyan ng tulong ang rider.
Pasado alas 4 ng madaling araw, tahimik nang nakalabas si Cuenca gamit ang back exit ng istasyon. Ayon kay Bakay, walang nakuhang illegal na droga at firearm o anumang armas nang inspeksyonin ang sasakyan ni Cuenca. Sasailalim si Cuenca sa inquest proceeding para sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Cuenca. Corinne Katibayan, Nakatutok, 24 Oras. Hindi po natuloy ngayong araw ang inquest proceedings para kay Cuenca. Ang apat naman na pulis na namaril sa sasakyan niya at aksidenteng nakatama sa isang delivery rider, naka-restrictive custody na ngayon. Sa Makati City, tinugis sa mga umano'y supplier ng shabu sa Bulacan. Nasukol ang mismong target na nagtago pa sa ilalim ng kumot. Nakatutok si May Bermudez. Isang bypass operation ang isinagawa ng PIDEA Bulacan sa Makati City laban sa mga umano'y nagsusupply ng shabu sa probinsya. Hindi bababa sa 10 tao ang naaresto sa bahay na ito kung saan natuntun ang target na supplier at isinagawa ang transaksyon kagabi na pag-alamang ginagawang drug din ang bahay para sa mga parokyanong nais bumatak ng shabu. Sa isinagawang operasyon, may mga naaktuhan pang gumagamit ng illegal na droga. Malis siya kasi mas malaki kasi yung order namin sa kanya eh. Tapos kulang yung dala niya, sabi niya babalik at kukunin. Hindi na bumalik, so green up na yung opportunity, nag-pre-arrange signal. Kinonsumate na lang yung bybaston kasi after ng pagkakaabot sa amin. Itinago pala ang target ng kanyang border sa loob ng bahay at nagtaklob pa ng kumot. Agad naman siyang nahuli at naaresto. Buti na lang yung isa nating partner sa community, yung isang barangay official, siya yung nakapag-identify na, sir, may tao sa taas. Tinatayang nasa 1.7 million pesos ng hinihinalang shabu ang nakumpiska na may bigat na 250 gramo. May Bermudez, Nakatuto, 24 Oras. Kabi-kabila ang masamang panahon sa ilang lugar sa bansa na nagdulot ng baha at malakas na hangin. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Binaha ang ilang lugar sa Agusan del Norte kasunod ng malakas na ulan. Hindi na madaanan ng mga motorista ang kalsada. Patuloy rin ang mga pag-ulan at malakas na hangin. Sa makilala Cotabato, halos matangay na ng malakas na hangin ang trapal ng isang tindahan. Ayon sa PAGASA, ang ulan sa Mindanao ay dahil sa southwesterly wind na hinahatak ng bagyong Marin. Bumuhos din ang pabugsubugsong ulan sa Tuguegarao City dahil sa localized thunderstorm. Binaha naman ang ilang kalsada sa Bontoc Mountain Province dahil sa malakas na pag-ulan. Inulan din ang Sagada. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nagsanib na ang Bagyong Maring at Bagyong Nando. Yan ay matapos humina ang Bagyong Nando kanina umaga ayon sa PAGASA. Dahil sa Bagyong Maring, nakataas na yon ang wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan, kasamang Babuyan Islands, northern portion ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga at northeastern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa lalalawing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, natitirang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, lalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at Catanduanes. Pati sa eastern Samar, eastern portion ng northern Samar at ng Samar. Huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Maring sa 655 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Posible itong lumakas at maging severe tropical storm sa mga susunod na oras. Maaari itong dumaan sa Babuyan Islands bukas ng hapon o Martes ng umaga. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather mula umaga bukas, magiging maulan na sa Northern Luzon. Uulanin din ang ilang panig ng Mimaropa Region, Western Visayas at Mindanao. Sa hapon, asahan ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila. Bubuksan po muli bukas, October 11, ang voter registration. Maaaring magparehistro mula Lunes hanggang Biyernes hanggang sa katapusan ng Oktubre, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May voter registration din sa October 30, araw ng Sabado, na huling araw din ng pagpaparehistro. Susunod! Away trapiko na uwi sa pangunguyog sa isang tricycle driver. Pinay frontliner sa New York na matay dahil sa pag-atake ng isang suspect na hinahabol ng mga pulis.
At ang achievement unlocked ni Jack Roberto ngayong pandemic. Tuloy-tuloy ang pagtuto dito sa 24 Oras Weekend. Bakit importante ang bakuna? Dahil maaaring ito po ay makatulong upang protektahan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, ganda rin po ang lahat ng tao sa buong mundo. Parami na ng parami ang mga nababakunahan, huwag nang magpahuli. Always follow safety health protocols. Vaccines can save lives. Magpabakuna na like your favorite Kapuso Artist Center stars. Tapos, flex muna. September 30 ang last day ng voters registration para sa 2022 national elections. Ayon sa COMELEC, mayroon ng mahigit 60 milyong rehistradong botante, lagpas na sa kanilang target. Bakit mahalagang magparehistro at bumoto? Here are the numbers you need to know. Tuwing ikatlo at ika-anim na taon lang tayo bumoboto. Ito ang araw na nasa kamay ng mga botante ang kapangyarihang maghalal ng susunod na leader. Naabot na ng COMELEC ang target nilang 4 million newly registered voters. Lumagpas na rin sa inaasahang bilang ang kabuuang registered voters. Medyo nakakagulat talaga siya, pero alam mo, we can't take all the credit eh. In fact, as far as we're concerned, ang pinaka-driver, no, ang talagang nagtutulak sa mga tao dito, ay yung pandemya mismo. Nakikita ng mga tao na dahil sa pandemyang ito, basically, nakoconnect nila yung kanilang right to vote doon sa service na natatanggap nila sa gobyerno. Pero mayroon pang mahigit 12 milyong kwalipikadong mamamayan ang hindi parehistrado. Sino ba ang mga kwalipikadong magparehistro? Una na ang mga bagong botante na edad 18. Kabilang din ang mga nasa tamang edad na kailanman ay hindi pa nakapagparehistro. Kasama rin ang mga delisted voters o iyong mga na-deactivate ang registration dahil sa mga sumusunod. Dalawang magkasunod na eleksyon na hindi nakaboto at iyong hindi na-validate ang registration dahil kulang ng biometrics. So 7 million na na-delete dahil hindi sila bumoto 2 times, 300,000 lang ang nag-rehistro uli. So napakalaking kawalan naman yun sa ating bansa. Sa akin, pag may nagtataka kung worth it ba, in fact, meron kang opportunity to convince them that it is worth it, you know? Mas ayokong hindi nila pinag-uusapan at all. Mas gusto ko na yung pinag-uusapan nila na saying na parang hindi ko naman kailangan yan, imbis na hindi na nila pinag-uusapan at all. Sa Pilipinas, kung saan paramihan ng boto ang basehan ng pagkapanalo, malayo ang mararating ng isang boto. Maaaring ikapanalo o ikatalo ito ng isang kandidato. Halimbawa, si President Duterte ay hindi naman umabot ng 50% ang boto sa kanya, pero siya ang may pinakamarami pa rin boto, so siya ang panalo. So ibig sabihin, bawat isang boto ay pwedeng malaki ang magawa sa isang kandidato. Makikita natin sa eleksyon sa Vice President, sabi naman ng Supreme Court ay wala nang gisa ang paghahabol ni former Senator Bongbong Marcos, pero hindi umabot sa 1 million ang lamang ni VP Robredo, pero dahil lamang siya ang panalo. Quick trivia lang, alam nyo bang noong 2019 elections, may nagtablang kandidato sa pagka-mayor sa Araceli, Palawan? Kaya idinaan sa toss coin ang desisyon kung sino ang mananalo. Don't worry, legal iyan ayon sa election code. Pwede rin mag-draw lots. Ganito rin ang nangyari sa eleksyon sa pagka-mayor sa Bukawi, Bulacan noong 2016. So yun yung bakit importante kahit isang boto, di ba? Kasi yung sistema ng eleksyon sa Pilipinas ay yung may pinakamaraming boto, kahit isang boto lang yan, ay it will matter, di ba? Kailangan daw bantayan ang mga botanteng game changer sa darating na eleksyon. Kabilang dito ang youth vote. Noong 2019, 20.4 million registered voters ang nasa youth sector o katumbas ng 33%. Nasunog ang isang motorsiklo sa highway sa Pidig, Ilocos Norte. Base sa imbestigasyon, biglang umusok at ang liyabang motorsiklo habang pinapatakbo ito ng rider sa highway.
Walang tinamong sugat ang rider na agad nakaalis sa motorsiklo. Ayon sa BFP, problema sa electrical wiring ng motorsiklo ang sanhi ng sunog. May nakaambana namang pagtataas ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Kaya ang ilang transport group humihirit na gawin ng 12 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa taas ng presyo ng diesel ngayon, swerte na raw kung kumita ng 300 pesos kada araw ang jeepney driver na si Carlo. Dati yung di maglilimang ikot ka, yung madidiesel mo nasa 800 lang, ngayon nasa 1-2 na. Napakalaki po ng diferensya. Ayon sa GMA News Research, batay sa datos ng DOE, mahigit 14 pesos kada litro na ang net increase sa diesel ngayong taon. At may mahigit pisong posibleng taas presyo ngayong Linggo, kaya hirit ng ilang driver, taas pasahe. Kahit yung 9 na minimum, magiging 10 na lang po sana. Okay na po yun. Para medyo dagdag kita naman po. Ayon sa grupong Pasang Mazda, nagkaisa ang transport groups na magpetisyon sa LTFRB ng minimum fare hike. Mula sa 9 pesos ay gawin itong 12 pesos. Kung ang presyo pa ng ating produktong petrolyo ay tuluyang magpapatuloy pa rin tumaas. Wala na tayong ginagawang tulong sa amin ang gobyerno. Hihigil ako ng pasensya sa lahat ng mananakay ng ano, ng ibig. Kawawan na rin ang aming mga tsuker. Plano ng mga transport group na ihain na ang petisyon para sa dagdag singil sa pamasahe ngayong Linggo. Kasunod ang napipintunan na bang panibagong dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa ilang nakausap naming commuter, wag po sana muna kasi wag nilang isabay dahil hirap din po lahat ng tao ngayon ni. Kahit ano, mga 1 pesos lang, yan, pwede na yun. Pero kung 3 pesos po, hindi na masyado ng mataas po sa amin yun. Katulad ngayon, wala po kami trabaho, di ba? Tulong na lang sa kanila rin kasi parehas lang naman naghahanap buhay. Sakali naman daw bumaba ang presyo ng diesel o magbigay ng fuel subsidy ang pamahalaan, maaaring hindi na ituloy ang petisyon. Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng LTFRB ukol dito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Definitely out na raw si presidential, o sa presidential race ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte ayon kay Pangulong Duterte. Inday is definitely out, as he has said earlier, and for the oft-repeated statements in so many, I think, interviews. She had always maintained that she's not running. Sinabi yan ng Pangulo sa isang panayam nang bumisita siya kay Pastor Apollo Quiboloy sa Davao City. Naka-isolate ngayon si Mayor Sara matapos magpositibo sa COVID-19. May mild symptoms daw ang alkalde. Humingi rin ng privacy ang pamilya. Susunod! Komedyante at TV host, mangyak-ngyak matapos mabiktima ng rentangay. Ang hulikam na banggaan ng motorsiklo at bisikleta. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Nagsimula sa ginhawa at pagmamahal, mauwi sa trahedya. Anong klase kang tao? At labanan. I never wanted you to leave. Sa kanyang pagdating. How can she bother you? Right now, get away with it. Mas naging maganda naman yung nangyari sa buhay ko. Pwede maganda na yung buhay mo. Congrats! Lalong mawawasak ang samahan ng isang pamilya. Las Hermanas, soon on GMA. Bale na hindi guwapo. Importante. Marami tayo. Huwag ka lang, huwag ka namang damay. Buwes. Namang damay. I wanna boom bang bang with your body. We gonna rock it up.
pandemic po yung wala trabaho na lockdown. Eh, yung mga anak ko mahilig po. Ayun, parang nahawa na rin, ma'am, hanggang sa... Nahawa? Hindi ko na rin. Nga na alas 12, napataiwan po ako, sir, para makabidyo man lang ba? Pag nakarinig ako ng tugtog, napapahindak na ako. Eh, parang gano'n lang po, nanonood at para ano, kaya ginagaya ko na rin. Minsan po, mag-video call na lang, ma'am. Mm. Kung payagan naman umuwi kasi bihira talaga makauwi, ma'am. Hindi pwede kami magtagal sa labas. 8 hours lang po kami pwede. Tapos, mga isang buwan, ganyan, bago makauwi. Nga, natutuwa po kami, tsaka proud kami kay Papa kasi kami po yung nag-download ng TikTok. Oh, kayo pala! You have 30 minutes to cook, and 20 minutes for appetizer, 30 minutes for entree and dessert. It was a great experience, and you know, I'm excited to you know, do some future stuff with them. What I love about Filipino food, how it resonates with people of you know, any culture and their palates, because it's so mixed in terms of, like, you know, the cuisine. She grew her own vegetables. She couldn't find any of, like, you know, the Filipino vegetables in the United States, so she just grew it herself. Something that's just so special, you know. So those are kind of the earlier memories I have of my love of food, and cooking was definitely inspired by my grandmother. You know, I lost my father to cancer about 12 years ago. Frontliner sa gitna ng pandemya sa Amerika ang isa nating kababayan doon. Pero nasawi siya sa New York hindi dahil sa COVID, kundi sa unprovoked assault. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ang masayasan ng reunion sa mga mahal sa buhay sa loob ng mahabang panahon bunsod ng pandemya na uwi sa malagim na trahedya. Ito ang sinapit ng 58 taong gulang na Pinay oncology nurse na si Maria Luningning Ambrosio. Ayon kay Philippine Consul General in New York, El Mercato, pumanaw si Maria matapos mabiktima ng pag-atake ng isang homeless na lalaki sa Times Square, New York City noong Biyernes. Kagagaling lang daw ni Maria sa Philippine Consulate kasama ang kaibigan ng atakihin ng 26 na taong gulang na suspect na si Jermaine Foster.
Hinahabol daw noon ng mga pulis si Foster na kananakaw lang ng cellphone mula sa ibang tao nang tamaan niya si Ambrosio na nahulog sa semento at nawala ng malay. Agad na aresto ng mga pulis si Foster na posibleng maharap sa reklamong robbery at murder. Nag-abot ng pakikiramay ang alkalde ng Bayonne, New Jersey na personal na kilala si Maria, isang nurse sa Bayonne Medical Center at frontliner sa kasagsagan ng pandemya. Hindi pa malinaw kung panibagong kaso ng hate crime ang atake sa Pinay nurse. Pero sabi ni Cato, patuloy ang panawagan ng konsulado sa mga otoridad na gumawa ng paraan para mahinto ang serye ng karahasan laban sa mga Asyano, pati ang pagtugon sa mental health issues, partikular sa mga homeless sa Amerika. Sa isang tweet, iniutos na ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Loxin kay Cato na tulungan ang pamilya ni Ambrosio. Nakausap naman na raw ni Cato ang pamilya ni Ambrosio. Dano Tingkong ko nakatutok, 24 oras. Motorsiklong nakabangga ng pedestrian at isa pang motorsiklo na siklista naman ang nakasalpukan. Ilang disgrasyang nahulikam sa pagtutok ni Mab Gonzalez. Sa kuha ng CCTV sa kanto ng Zobel Rojas at Alejo Aquino Street sa Maynila, makikita ang isang nagbibisikleta. Papunta siya sa kabilang linya ng kalsada nang mabulaga ng motorsiklo. Nagkabanggaan ang dalawa at parehong tumilapon sa kalsada. Nagtamo ng minor injuries ang dalawa at nagkaayos naman matapos bayaran ng motorcycle rider ang nadisgrasyang nakabisikleta. Sa gitna ng trapiko sa Barangay Paliparan 3 intersection sa Dasmariñas, Cavite, ang pedestrian na yan hindi napansin ang paparating na motorsiklo at nabangga siya. Nabitawan pa niya ang dalambag. Agad siyang nakatayo at tinulungan ng magkaangkas sa motor. Dinala sa barangay hall ang dalawang panig para magkausap. Sa Aguinaldo Highway sa Dasmariñas pa rin, sumemplang ang isang nakamotorsiklo. Nagalangan ang rider na mag-overtake kaya nagpagewang-gewang at naslide sa kalsada. Agad siyang tinulungan ng mga bystander. Minor injuries lang ang kanyang kinamo at hindi na dinala sa ospital. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bibida na ang ganda at talino ng mga transgender Pinay sa kauna-unahang Miss International Queen Philippines. Narito ang aking chika. Sila ang 26 na kandidatang magtutunggali sa kauna-unahang Philippine franchise ng Miss International Queen. Ang pinakamalaking pageant para sa transgender women. Mula sa mahigit 200 applicants, 26 ang pumasa para maging opisyal na kandidata sa Philippine franchise. Yearly po siyang ginagawa sa Pattaya, Thailand. Ito po ang kauna-unahan na magpapadala tayo sa Pattaya, Thailand ng official candidate po. Dalawang trans Pinay na ang nakoronahan sa Miss International Queen sa Thailand. Si Kevin Balot noong 2012 at si Trixie Maristella noong 2015. Confident daw ang Miss International Queen Philippines na muling maibalik sa trans Pinay ang korona. Lalo't may laban ng ating mga kandidata, hindi lang sa ganda, kundi pati na rin sa kanilang advokasya. Kung paano i-uplift ang human rights ng hindi lang ng mga miyembro ng LGBTQIA plus community, ng lahat po ng tao. I like the opportunity that it's gonna give me a global platform to educate the people about transgender people and the LGBT community as well. I take it as a responsibility more than a dream. Susunod! Ang modus ng car investment scam na daan-daang libong piso na ang natangay. At maki-treadmill kasama ang dalawang fur babies. Tutukan yan dito sa 24 Oras Weekend. Thank you for the overwhelming support for Limitless, a musical trilogy part 1, Breathe. Walang kahit anong pinagdadaan na hindi natin kayang lampasan, di ba? Now, it's time to heal. The musical journey continues this November 20, 2021. Get your tickets now for part 2, Heal. Go to www.gmanetwork.com/synergy. Spirit, lead me where my trust is with the borders, and we walk upon deeper than my feet could ever wander.
in my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Love God, love people. Just a quick message for you guys. I'm at work, but I wanted you guys to know. Meron na namang sakit ang nag-ugat sa init ng ulo sa daan. Kinuyog ang isang tricycle driver matapos hampasin ang sasakyan ng nakaalitang driver. Nakatutok si Bon Aquino. Sa kuhang ito ng CCTV ng barangay, makikita ang isang sasakyan at isang tricycle na huminto sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila, 12:43 ng hating gabi. Bumaba at nagkumprontahan ang dalawang driver. Itinulak ng driver ng sasakyan na si John Zaldi Fuentes ang driver ng tricycle na si Dan Christopher Junicio. Lumayo si Junicio pero hinabol ni Fuentes at sinuntok. Dito na kumuha ng tila tubo si Junicio sa tricycle pero naawat silang dalawa. Nang makasakay na ang grupo ni Fuentes sa sasakyan, hinampas ni Junicio ang likuran ng sasakyan. Dito na siya hinabol ng grupo ni Fuentes hanggang sa makuyog nila si Junicio sa bahaging ito ng kalsada. Pilit na inaawat ng live-in partner ni Junicio ang grupo ni Fuentes pero sige pa rin sila sa pagkuyog sa biktima.
Ilang sandali pa dumating ang mga tauhan ng barangay at mga pulis at itinakbo sa ospital ang biktima. Inabutan namin na patakbo na yung ibang grupo. Tapos naiwan na lang doon yung nabugbog umano. Umalis naman ang grupo ni Fuentes para dalhin ang kanilang lola na may sakit. At doon na rin inaresto si Fuentes at ang kanyang mga kasama na sina Jeremy Mateo, Jeric Fuentes, RCJ Ruiz at Melanie Ruiz. Ito namang nasa tricycle is bibili ng gamot sa may Jose Reyes. Ang mga ito, nagmamadali, nagbusina ng busina. Nagkainitan, nagtalo sila. Ngayon, ang mga ito, hinabol pa yung tricycle. No? So doon, nagkababaan, pinalo nitong biktima yung sasakyan nila. That's the time na itong mga lima na ito ay pinagtulungang bugbugin yung biktima. Katwira ni Fuentes, minura umano sila ng biktima matapos nila itong businahan. Sumabog yung likod namin. Ako ma'am, yung lola ko, yung dalawang lola ko, nasa likod, nag-aago buhay din. Tinamaan sila ng mga bubog. Ang balak po sana namin, i-hold siya or panagutin dun sa sasakyan na binasag niya. Eh kung pinanayin nyo sana ang lamig ng ulo nyo, lima kayo eh, isa lang yung tao eh. Oh. Diba? Andun na tayo, nagmamadali kayo, andun na tayo, sasabihin nyo, nag-awat yung iba. But we will rely on the CCTV that our investigators gathered. Nahaharap ang mga suspects sa reklamong serious physical injury habang naka-confine pa sa ospital ang biktima. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Magpapasangla ng kotse kapalit ng kita sa kada arkilerito. Pero ang nagpapasangla, naglaho na at tangay pa ang libo-libong pisong ipinuhunan ng mga biktima. Yan po ang rent-a-car scam na iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad. Nakatutok si JP Soriano, exclusive. Ayaw akong mamatay! Gusto ko ba magpasaya ng tao? May stage 2 cancer ang TV host at comedian na itago natin sa pangalang Seth at kailangan ng magpagamot. Dahil kailangan ng dagdag pera pambayad sa radiation, kinagat niya ang alok ng isang kaibigan na rent a car investment. 30,000 pesos daw kada buwan ang kikitain niya kung papayag siyang isanla sa kanya ang kotse ng kaibigan sa halagang 150,000 pesos. Isang mamahaling uri ng kotse ang iniwan kay Seth at nagbigay si Seth ng 150,000 pesos. Nagpakita raw ang kaibigan ng mga dokumentong nagsasaad na pag-aari niya ang kotse. Dahil nasa kanya ang kotse, kampante si Seth at natuwa nang bayaran siya ng 30,000 pesos matapos ang isang buwan. Pero makalipas ang isa pang buwan, hiniram ng kaibigan ang kotse at nagsabing papalitan ito ng iba. Dito na tumigil ang kaibigan na magbigay ng anumang tubo at hindi rin ibinalik ang 150,000 pesos. Hindi na rin siya nagparamdam kay Seth. Alam mo tao ito, may sakit ako. Pero nagmakaawa ako man sa anak niya. Nagmakaawa ako pa na mayanin nila ako kasi magpapagamot ako. Kailangan ko pinagsip. Nasa 330,000 pesos naman ang ininvest ni Len. Hindi rin niya tunay na pangalan sa parehong tao at modus. Natuwa kami kasi may kasakyan kami. The same time, kung ikita after 3 months, parang naano namin na bakit delay na. Naiwan pa kay Len ang kotse. Hanggang sa malaman niya na nakapangalan pala ito sa ibang tao at peke ang dokumentong pinakita ng kaibigan. Ang mga kotseng pinaarkila kina Seth at Len, pag-aari pala ng iba pang nabiktima ng parehong tao. Gaya ni Ram, hindi niya tunay na pangalan na pinarenta ang sasakyan sa parehong inirereklamo ni Seth at Len ng 30,000 pesos a month. Pero gaya ng iba pang biktima, hindi na rin nagparamdam ang sospek at natangay na ang kanyang kotse. Yung mga sasakyan na yun, sinanla niya po, hindi ko alam. Kasi ako rin po inahabol ng bangko eh. Nai-report na ng mga biktima ang sospek sa barangay office, pero hindi raw nakikipagtulungan ang salarin. Nakausap na ng Highway Patrol Group ng PNP si Seth. Lumalabas daw na posibleng may mga kasabwat ang sospek na namimeke ng mga dokumento na naipapakita sa mga biktima. Yung nagparenta ng sasakyan, tapos nirenta ng sindikato, yung sindikato naman pagkarenta,
ipinasa sa iba, ibinenta or ipinarenta rin or isinala. Dati nilang loko, isa ako do, yung akin lang gusto ko siyang makausap. Hindi siya nagpapakita sa akin. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makontak ang inireklamo ng mga biktima. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Susunod, alamin kung anong nagpatigil sa operasyon ng tren na ito sa New York. Tutok lang dito sa 24 oras weekend. Hi everyone, this is Mikey and my very first single called Just Enough. I'm never ever ever letting go of this love. Saglit na pinahinto ang operasyon ng subway train sa New York sa Amerika, pero hindi dahil sa isang aberya. The train stopped for the cat and the guy rescued the cat. Ayon po sa uploader ng video, nakita ng station staff na gumagala ang isang itim na pusa sa riles sa bahagi ng Columbus Circle Station. Agad namang napahinto ang train at nakababa ang staff sa riles para i-rescue ang pusa.
Up next, Maki Workout kasama mga cute na fur babies. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Media. Ang mga kapatid ko ang buhay ko. Handa akong lumaban para sa kanila. Pupunta ka dito para manggulo, umalis ka na! Makakaramay ko sila sa kahit anong pagdaanan ko. Nandiyan ka sa taas! Pero masaya ka ba? Lagi nilang sinasabi na gusto nila akong maging masaya. Kahit hindi ba itong bahay na to? I'm living the life! Ang tatlong babaeng magpapasiklab tuwing hapon. Las Hermanas, soon on GMA. Oh my God, it's the same when I'm going back to Pampanga. Mga ganun. Pag drive namin, nagugutom kami. Teka, parang muna tayo sa tabi. Parang ganun. Na naalala nila kung anong meron sa atin. New flavors, new exploration, new style. Everybody does like a Texas style barbecue and everything like that, but we just took it to a whole new level when we did it with the Filipino style. Ng puso, babalikan ka nila para sabihin na nagustuhan nila yung kain. Yun, isang bagay yun na nakakadagdag ng success. Malapit ako sa karinderya. After nila kumain, naghahanap sila ng mga matatamis dessert, kaya perfect combination siya. Get a halo-halo, you won't regret it. Tastes great and cools you off. Balikan natin ang storya kaugnay ng adulting project ni Jack Roberto. Makichika tayo kay Katatibayan. Okay, dandaan lang ah. Ever supported si Jack Roberto sa kapatid na si Sanya Lopez, lalo sa pag-renovate nito ng dream house. Mula sa plano hanggang sa pagbili namang gamit kasama si Jack. This time around, si Jack naman ang nasa planning stage ng construction ng bahay. Sa gitna ng pandemic, nakabili ng lote si Jack sa Quezon City. Tumitingin na ako sa internet ng mga modern design, mga industrial. Inaalam ko na kung paano yung mga process niya, yung pagpapa-approve sa bangko, yung mga papers na kailangan lakarin. So, ano mo yun? Adulting. Adulting na na. May say din kaya si Barbie sa planning ng dream house ni Jack? Pinapakita ko nga sa kanya yung mga house design na nakita ko. And sabi ko, okay, kung ganito, okay, kung ganyan. Ano? Basta sabi niya, gusto niya lang daw pagka bibisita siya or pag nandun siya. Makikita niya maganda yung walk-in closet. Tapos yung coffee na yung kapihan namin na lugar. Iniisip din daw ni Jack ngayon ang maipoprovide na income para sa pamilya. Mas naging wise spender na rin daw siya. Yung dati na nakapag-coffee pa ako sa labas,
mas nag-invest na lang ako sa espresso machine. Minsan sa mga kain sa labas, minsan yung mga wants mo na lang, iisang tabi mo na kasi meron kang kailangan paghandaan na needs. Abala ngayon si Jack sa upcoming series na Never Say Goodbye, kung saan makakasama niya sina Clea Pineda at Lauren Young. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas, Pia Ivan. Salamat, Nelson! Naghahanap po ba kayo ng fitspiration o kaya naman motivation na mag-exercise? Tiyak na mamamotivate ka ng mga asong ito na naging gym buddies na ng kanyang fur parent. Habang nagtatreadmill ang fur mom na si Rachel Lynn De Jesus, nakikilakad rin ang one-year-old Shih Tzu na si Blue. At hindi rin papatalo sa pagiging health buff ang two-month-old na anak ni Blue na si Red. Grabe din yung energy ng pets, ano? Kabulin mo lang yung workout na. At lakad yun, ha? Baka pag tumanda, takbo na ng konti. At mga kapuso, yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend. 76 na araw na lang. Pasko na. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina at dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.